Hindi lang pala sa basura may pera, pati na sa suka ng balyena. Matapos manalasa ang bagyong Rosing sa Camarines Sur taong 1995, may nakita raw palutang-lutang sa dagat, kulay itim na hawi sa nabubulok na kahoy. Para raw itong goma, may taas na 3 feet at habang 2 feet, may bigat na 50 kilos. Inuwi raw ito sa bahay para gawing maliit na lamesa. Nagroon niya akong pwede manapagdapal sa bubong. Tatagas na nahiling yaman po nga. Ang sabi niya sa kuya, yung mananggat niya ispal, tubig niya mananggat niya. Kalauna, inarbor daw ito sa kanya ng kanyang kaibigang si Nelson. Hindi niya tunay na pangalan. At dahil na-intriga si Nelson sa itsura nito, nito lang nakaraang taon, nagsaliksik siya hanggang meron siyang nabasa na ang ginawang maliit na lamesa na posibleng suka raw ng balyena, biyaya. At baka umabot daw ng milyon ang halaga. Ang tawag dito, ambergris. Medyo matatalas yung dulo niya. Hindi ito natutunaw sa tiyan ng sperm whale. Para hindi masugatan yung bituka, pinapalibutan niya ito ng parang waxy material. May nagsasabi rin minsan na sinusuka niya ito. Ginagamit siya sa perfume industry. And since very rare itong ambergris, mataas yung presyo niya. Matapos iluwa o idumi ng mga sperm whale ang ambergris, kadalasang nagpapalutang-lutang ito sa karagatan. Katunayan, taong 2016 sa bansang Oman, 3 mangingisda ang nakapulot ng ambergris sa dalampasigan na umabot daw ng 80 kilos ang bigat na ibenta nila ito sa halagang $3 million o mahigit 150 million pesos. Ang hinihinalang ambergris ni na Nelson, hinati raw nila sa 3 parte. Ang 1/3 nito, hawak ngayon ng kaibigan niyang nagba-buy and sell business na si Arnel. Sabi ko, malaking pera pala to kung magkataon na tunay. Milyon ang halaga. Mabango yung amoy niya talaga. Pagkasunog, di naging liquid siya, hindi na siya nagbabago. Samantala, sa panunood ng mga video online, nalaman ni Ariel na ang tunay na ambergris, malalaman din daw sa pamamagitan ng tinatawag na hot needle test. Sinindihan niya ang dulo ng karayo at saka itinusok sa hinihinalang ambergris. Dapat may wax niya yan, yung medium na wax. Malagkit. Kaya nito lang Webes, mula Bicol, lumuwas pa Maynila si Ariel para lumapit sa ating programa. Umiikot na po kasi kami dito sa Pilipinas. Halos lahat ng mga pwedeng pagtanungan niyan, wala silang maibigay na talagang kasagutan kung ano talaga yan. Kaya lumapit po kami sa GMA para mapatest na po. Ayon kay Dr. A.A. Yapinchay, isang marine wildlife specialist, ang bagong suka na ambergris, masangsang at mabaho. Pero habang tumatagal, bumabango. Ginagamit nga raw itong sangkap sa paggawa ng high-end o mamahaling perfume at pati na sa herbal medicine. Kasi sobrang rare din siya at saka mahal nga. Most of the ginagamit sa perfume, hindi na yung natural na ambergris. May chemical na lang sila ginagamit as a binder dun sa scent. Maganda raw ang kalidad ng ambergris kung kulay puti. Mas mababa naman kung kulay abo, brown o itim. Ang bentahan daw nito, posibleng umabot ng $7,000 o mahigit 300,000 pesos kada kilo. Sa Pilipinas, limitado ang mga laboratorio na nagsasagawa ng gas chromatography na umaabot din ang presyo ng 20,000 pesos. Pero ayon sa NGO o non-government organization na balyena.org, ang pangungulekta at pagbebenta ng ambergris, illegal o labag sa batas sa iba't ibang mga bansa bilang na ang Pilipinas. Ang ambergris ay ipinagbabawal na ibenta o bilhin sa Pilipinas, US, Australia at iba pang bansa dahil ito ay produkto ng isang hayop na endangered. Sa Pilipinas, mayroon tayong Fisheries Administrative Order No. 198, Republic Act No. 9147, Wildlife Resources Conservation and Protection Act at ang Revised Philippine Fisheries Code na nagsasabi na ang pagpatay, paghuli, pagbenta o pagbili o pagkalakal o pagtransport ng lahat ng uri ng balyena at lumba-lumba at ang kanilang mga produkto ay mahigpit na ipinagbabawal. Dahil ito ay pinagbabawal, kung kayo ay makita nito, dapat itong ibigay sa BIFAR na malapit sa inyo o i-donate sa government museum o sa pambansang museo. Dahil bawal sa Pilipinas,
hindi na itinuloy ang pagtetest sa hinihinalang ambergris na daladala ni Arnel. Pero napag-alaman din namin na sa ibang bansa, legal ang pagbebenta ng ambergris. Sa amin naman po eh, talaga hindi naman kayo pumatay ng balina or kung ano pa man. Kasi yun, nakita lang po sa ibabaw ng dagat. Tsaka hindi mo naman sinasadya talaga, di ba? Eh kung talagang gano'n, wala naman magagawa eh. Kaysa naman makulong tayo. Ano't ano pa man, nakamamanghang isipin na meron palang ganito na kapag nagkataon, isinuka man biyaya para sa mga naghihikahos na manging isda.